ang sakit ay isa sa mga hindi ka nais-nais na surpresa ang ating natatanggap sa buhay. Mahirap man ang buhay ni Josephine Zuniga, masaya naman na nakakasama niya ang kanyang pamilya. Pero nagbago lamang po ang lahat nang mapansin niyang hirap na siyang huminga. Ito pala ay sakit sa puso. Ano na po kaya ang kalagayan ni Josephine Zuniga? Tunghayan po natin ang kanyang kwento. Masayang namumuhay si Josephine Zuniga sa San Mateo, Rizal kasama ang kanyang pamilya. Hindi man mayaman sa kagamitan at pera, pakiramdam niya'y mayaman na rin siya dahil kasama niya ang kanyang asawa at tatlong anak. Tatlong taon na ang nakalipas, nagbago ang lahat ng malaman ni Josephine na siya pala'y may malubhang sakit sa puso. Ako po ngayon may sakit sa puso po. Ano po, enlargement, rheumatic heart disease po. Kailangan po ng operasyon, open heart po daw. Parang parating puno yung sikmura ko, tapos hinihingal ako. Nagpa-check up po ako sa doktor po. Ang sabi, may UTI po raw ako. Binigyan po ako ng gamot, umiinom po ako isang linggo. Hindi po natatanggal. Lalo pong nahirapan po akong huminga. Tapos po, nagpagamot po ako sa ospital. Nung tinignan po ako nung doktora, pinahiga po ako. Nakapa po, malaki daw yung atay ko. Tapos, pa-ultrasound po ako. Nakita po rin talagang malaki po atay ko. Tapos, sabi po, gawin daw CT scan dahil hindi po raw makita. Naghanap po kami ng CT scan. Tapos po, isi-CT scan po ako. Hindi po makuha-kuha dahil humipintig ho yung puso ko. Kaya po yung sabi sa akin, may puso ko, depresya ko po raw puso. Sabi po sa CT scan. Hindi lamang sa puso ang problema ni Josephine. Maging ang kanyang atay ay naaapektuhan na ng kanyang sakit sa puso. Dahil dito, nagbago na ang pang-araw-araw na pamumuhay ni Josephine. Ang dami na po. Sa paglalaba, sa paglilinis, lahat po, laki pong hinina ng katawan ko. Kaya po sa humingi po sana akong tulong. Yung panganay ko po, siya po nagluluto. Siya po lahat. Tinutulungan ko na lang po. At gaya ng ibang pamilya, hirap din silang punan ang kanyang pangangailangan sa gamot at operasyon. Driver po. Meron po din sakit. Ngayon po, wala akong kinikita po kasi napupunta po sa diesel. Saka malaki po boundary. Pag hindi po bumiyahe, wala po kami kakainin. May tatlong anak na pinag-aaral, sakto o kulang pa nga ang kita ng pamilya. Kaya naman, isang palaisipan sa kanya kung saan pakukunin ang halagang kailangan sa operasyon. Yung huli ko pong, yung pagpunta po sa PGH, na-contain po ako. Pwedeng-pwede po raw akong operahan dahil wala po akong komplikasyon. Sabi, kung may pera ka lang, sabi ko, wala nga po eh. Pinauwi din po ako, hindi ako pinagtatagal doon. Kasi po baka daw mahawa pa ako sa ibang sakit. Gamot na lang po, nire-resetahan po ako ng gamot. Ang laki po ng hinihingi po sa amin, 300,000. Pero po nakalapit po kami sa PCSO, nabigyan po kami ng 50,000. Doon lang po sa mitral valve, kulang pa po, dadagdagan pa po namin. Ang kaso po, napaso po yung aming hiningin tulong. Kasi nga po, wala po kami pera. Ang sabi po sa PGH, kailangan ko puro ng 100,000 para daw ako bigyan ng schedule sa pa-operasyon ko po. Kung maooperahan na si Josephine, may pag-asang liliit din ang kanyang atay. Kung hindi, magiging mas malaki ang problema ni Josephine. Magiging heart transplant po, lalo po raw ako may hirapan. Ano po raw, baka daw bumigay po yung puso ko. Wala naman po daw transplant, lalo na po daw napakalaking pera po ang kailangan doon. Masalimuot man ang buhay na kanyang kinakaharap ngayon, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Josephine. Sana dinggin po natin ang kanyang panawagan. Kung sino po man nakakatulong po sa akin, humingi po sana ako ng tulong para po sa pagpapa-opera po sa puso ko.
Gusto ko pa humaba buhay ko para sa mga anak ko. Gustong-gusto ko po magpa-opera para lang po sa mga anak ko. Sana po tulungan niyo po ako kung sino man na nakakanood na mas nakakangat po sa amin. Sana po matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Kailanganin ni Josephine para sa operasyon ng kanyang puso. Kung matutulungan niyo po siya, ang halagang inyong ibinibigay ay hindi lamang para kay Josephine, kundi pati na rin sa kanyang tatlong anak. Mapansin niyo po sana ang kanyang panawagan.